Isang buwan na isa sa ilalim sa lockdown ang probinsya ng Bulacan bilang pag-iingat sa kumakalat na sakit. Mangyari lamang na huwag nang lumabas ng bahay kung hindi naman kinakailangan. Manatiling nakatutok dito sa Radyo 8, ito si Rico Guapon. Nak, pasensya ka na. Lockdown sa atin ngayon, wala man lang ako pambili ng tablet kahit cellphone man lang para sa online class mo. Nay, huwag ka humingi ng pasensya. Kaya natin to, gagraduate ako at magiging ganap na guro. Kahit mahirap dahil lockdown na dito sa atin. Tay, nay, magpupursigay ko para sa inyo ni tatay. Hindi sumusuko. Ganyan sina nanay at tatay sa pagkayod para mairaos ang araw. Kaya't gagawin ko ang lahat para lang maihahon sila sa kahirapan. SP? Orlando, nakalip lang. Pasensya ka na, walang panghuli ngayon eh. Okay lang yan, talagang ganyan eh. Minsan meron, minsan naman wala. Swertihan lang talaga. Kumain ka na ba? Gusto mo ng kape? Tara, pagiging ka kita. Napakaswerte natin sa anak natin. Napakasipag mag-aral ang ating kinabukasan. Lord, maraming salamat po sa biyayang masapag namin ngayon. Huwag niyo pong pababayaan sila nanay at tatay sa pag-aanap buhay sa laot. Huwag niyo rin po silang pababayaan magkasakit. Magtatapos pa po ako para sa kanila. Amen. Mahirap ang buhay, pero mas lalong hihirap kapag hindi magtutulungan. Salat man sa kahirapan, patuloy pa din nalalaban. Walang makakatulong sa atin kundi ang ating sarili, pamilya, at ang malakas na pananampalataya sa Diyos. Happy birthday, Nay! Salamat! Bakit may ganyan pa? Ay talaga ng tatay mo. Siyempre! Hindi man tayo kasing yaman ng ibang pamilya, dapat nag-celebrate pa rin tayo kasama si Ken. Salamat, anak. Ikaw talaga ang lakas at pag-asa namin ng tatay mo. Salamat. Sa kabila ng lahat ng dagok sa buhay, tuloy ang Pasko. Tayong mga kabataan pa din ang ilaw, lakas at pag-asa sa kabila ng pandemya.